Aminado ang hugpong ng pagbabago na puzzled sila sa mga gagawin matapos na iwanan mismo ng kanilang chairperson na si Double City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Matatanda ang kumalas ito sa naturang grupo at nanumpa kahapon at umanib sa Lakas CMD. Aminado si hugpong ng pagbabago Secretary General at Davao del Norte o dating Davao del Norte Governor Anthony Del Rosario na sa bomburadyo lang niya narinig ang natura mga development kahapon. Kaya naman kukonsulta raw sila sa kanilang abogado para sa mga susunod na gawain ng kanilang hanay. Kaugnay niyan, narito ang exclusive interview ng bomburadyo kay hugpong ng pagbabago SecGen at Davao del Norte Governor Anthony o Anthony Del Rosario. Wala pa naman pong napapag-usapan ano kung ano po ang mga initial plans ng HNP no kagaya ng pag-fill in ng nabakanting position na chairperson. Pero I think mas importante po ang na-issue ngayon po ay yung mga kandidato na tumatakbo po no sa lahat ng mga probinsya sa Davao region. Mm-hmm. Meron po tayong mga governors, congressmen, mayors all the way down to councilors no. So I'm sure they will be surprised no pag nalaman po nila na nakapag-resign na. I'm sure dahil lumalabas na po sa news, I'm sure meron na mga iba diyan na nakikinig na po. Nag-resign na po si Mayor Sara. So I think what's important is number one, we should meet as soon as possible in order to inform our respective provincial candidates in Davao region that despite the fact that Mayor Sara is no longer with the party, we hope that when she decides to run for a national position for 2022, we hope po that she will also support, continues to support our local candidates sa HNP. Kami po sa HNP, natural po, kahit po nag-resign na po si Mayor Sara bilang miyembro sa HNP, definitely po, pagdating po ng Davao region, we will continue to support her. Actually po, ngayon po lang narinig na sumama na po siya sa Lakas CMD, no? I've always thought that bago siya, I believe, no, personally, na bago po siya pumili ng isang partido, kailangan niya siguro munang malaman kung ano pa talaga ang magiging final decision niya kung tatakbo siya presidente or vice-presidente. So the fact na sumama po siya sa Lakas, siguro aantayin na lang natin kay Mayor Sara kung ano po talaga ang final position na tatakbuhan niya. Ngayon lang po kasi kami nakapag-experience ng isang officer kagaya ni Mayor Sara, especially a chairperson, resigning from HNP. No? So to be frank about it, I'm not quite sure whether or not we need to inform COMELEC with regards to the resignation of Mayor Sara. Definitely, dahil po nabanggit po ninyo yan, I will have to talk to our in-house lawyer in order to find out kung ano ba talaga ang mga kailangan gawin pag ang isang chairperson ng partido ay nag-resign, no? So I will hopefully have an answer by tomorrow whether or not we need to do that. Si Pangulong Duterte ba ay may inilabas ng reaction or ano yung kanyang masasabi, Bombo Raymond? Dahil sa hindi na yata mabilang sa daliri sa kamay sinasabi na hindi tatakbo si Mayor Sara. Pero may mga development kahapon na bumukas doon sa mga posibilidad, Bombo Raymond. At mismo ang Pangulo may mga pahayag initially, tapos may mga ganitong pangyayari, may mga development sa mundo ng politika, Bombo Raymond. Well, una siguro bumutin balikan natin yung mga naunang mga posisyon ni Pangulo Duterte. Initially, paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo na ayaw daw niya na sumabak sa pagka-presidente ang kanyang anak na si Mayor Sara Duterte. Dahil nga raw, pagka siya ay pumasok ito, ay bababuyin, bastusin, talagang intrigahin lamang siya. Gaya ng kanya raw pinagdadaan ngayon. Pero pagkatapos na ilang mga buwan at hanggang sa dumating itong panahon ng Oktubre, yung filing of COC, ay nagbago yung kanyang himig. At sinabi nga ni Hari Secretary Roque ay gusto na ng Pangulo na tumakbo sa pagka-presidente ang kanyang anak na si Mayor Sara.
Then eventually, si Mayor Sara naman ay ilang, tama ka dyan, ilang beses na nagsabi na ayaw niya, gusto niya ay tapusin muna yung kanyang termino bilang pagka-alkalde for the third time sa Davao City. And then pabago-bago yung kanyang sinasabi na bigyan siya ng pagkakataon hanggang sa ngayon nga ay medyo nagkakaroon na ng linaw, ng larawan o ng picture, ika nga Bombo Dennis, dahil matapos ang kanyang pag-withdraw ng kanyang COC sa re-election bid sa Davao City. And then kahapon nagkaroon ng kumbaga parang ika nga, major development nang siya ay nag-resign sa hugpong ng pagbabago o HNP, yung kanyang local party. Then eventually nag-off o nanumpa bilang miyembro na ng lakas CMD. So eto na yung parang hudyat na pwede siyang natakbo by substitution sa mas mataas na posisyon sa national level, either vice president o kaya ay presidente. Ang pangulo ngayon, Bongbong Dennis, ha, ay tahimik pa. Wala pang ibinibigay na pahayag o reaksyon kaugnay dito, ha, Bongbong Dennis. So baka mamaya tingnan natin, dahil araw ngayon ng Biyernes, hindi malayo na magkakaroon ng mensaheng pangulo, dahil wala pa. Ika nga, nung Lunes pa lamang, o Martes, yung kanyang for the people. So usually ay dalawang beses yan. So tingnan natin ang kanyang magiging mensahe dito. Maliban na lamang kung iwas muna, lalo pat meron sa dinaluhan na APEC Economic Leaders Meeting or Summit by video conferencing ngayong araw, makitapos din, Bombo Dennis. Mm-hmm. Eh, sige, importante rin marinig natin kung ano yung mga report hinggil dyan, dahil pang, kumbaga, pang malawakan yan, Bombo Raymond, yung tungkol dyan sa mga dinadaluhan ng Pangulong Duterte. With that, maraming salamat, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Dennis. Mamaya ay tingnan natin yung magiging mensahe ng Pangulo sa kanyang keynote address doon sa tinatawag na APEC Business Advisory Council o yung ABAC, at dito ay kanyang ihahayag yung posisyon ng Pilipinas kaugnay sa pagtugon ng gobyerno, at hindi lamang ng gobyerno ng Pilipinas kundi ng buong mundo, sa COVID-19 pandemic at yung recovery kaugnay sa kumbaga sumalsal na ekonomiya ng buong mundo. Hindi na ba BBM Sara? Totoo ba yung sinasabi ni Congressman Joey Salceda na tatakbong presidente si Sara Duterte? Tapos ano nangyari? Ba't nagkita to si Bongo saka si Senator Manny Pacquiao at saka si Pangulong Duterte sa Malacanang? Ano na ba nangyayari? Eh, ba't naman ako tinatanong nyo? kahapon, nakausap po namin si Congressman Joey Salceda. Actually, meron akong dalawang importanteng tanong sa kanya. Pinipilit niya kasi tatakbo si Sara na presidente. At kilometric daw yung kanilang chat, yung conversation, mahaba. Tanong ko, meron bang definitive response o answer si Sara tungkol sa presidency, sa tanong na siya ba tatakbong presidente? Ang sabi ni Congressman Joey Salceda, ay nirerespeto natin si Congressman Joey Salceda, sabi niya, si Sara, ang sagot sa kanya, hold my hand. Ibig sabihin nun, gabayan mo ako. Sabi ni Congressman Joey Salceda, ang ibig sabihin daw nun, tatakbong presidente. Wala daw silang pinag-uusapang vice presidency. Kasi alam nyo, mahirap talaga pagka puro chismoso lang yung nagkukwentuhan. Mabuti nga siguro, intayin na lang natin tong si Sara kung anong gagawin niya sa kanyang buhay. Ang isang importante, ang importante po ay Kuya Oliver, ang pastor namin sa Commonwealth. Ang akin pong
sinasabi, intayin na lang natin dahil puro meron lang naman tayo dito. Ano? Ano? Tapos, saka na tayo magdesisyon. Pero ngayon, ang pwede lang natin gawin, eh, magsapantaha lang po tayo. Magsapantaha o kaya mag-speculate. Ano? Yan lang po pwede natin gawin ngayon.